Hello, ako ulit to, Bullet Race Palman. So, ito na naman tayo sa panibago nating vlog na sinishare. So, kahapon may nabili tayong item sa ating kumpare na si Tepong the Poison. So, ito siya, Racing Boy Products. So, ito talaga yung hilig ko, yung bumili ng mga RCB parts. Kasi quality siya. Then medyo pricey lang pero talagang gusto ko yung quality ng ano. Then medyo hindi siya pangkaraniwan talaga. So bumili tayo ng side stand plus suspension, bagong suspension. So ito yung kanyang side stand. Ang bili ko dito is 1,000 pesos. So check natin. So sana meron talaga siyang kasamang spring para hindi na tayo bumili ng spring, para racing boy din yung spring. So ito siya, plastic yung ilalim, then stainless yung kabitan ng spring, then yung tornilyo niya plus lock nut is stainless din, tapos full alloy yung body niya. So maganda yung quality, standard height naman ito, which is 185 mm. So pag nakabili na tayo ng spring, kapit natin to. Tapos, ito naman yung suspension. Ang bili ko dito is 3,800 pesos SRP. So, sa series kasi ng suspension na may gas shock, na may gas, yung may oil, yung may tinatawag na may baso, ito yung pinakamura. Yung iba kasi 8,000 pesos, tapos 6,500. So, ang series nito is MB2 series. Ang standard height 335 mm. So check natin kung anong laman nitong box. So naka suspension naman ako ng ano, racing boy na, pero yung walang ano, walang baso tinatawag. So ngayon, gustong gusto ko talaga bumili ng ano, nang may baso. Wala lang, siyempre, ano, dagdag pogi point sa motor. Kahit umurahin lang yung motor natin, wave lang kasi motor ko. Pero masaya naman ako sa motor ko. Kasi importante na dadala ka kung saan gusto. So, ito siya. So, tabi muna natin sa gilid. Mamaya natin tingnan. Tignan muna natin kung ano pa yung nakalaman sa, nakalagay sa loob. So, tingnan natin to. So, ito siya. Ito yung parang nilalagay dun sa ano, sa may parang bushing niya para sa ano, pag kinabit mo. Then ito yung pinaka pang pihit nung ano, sa suspension, tapos allen wrench. So ito naman yon, yung meron siyang warranty, suspension warranty. So ano bang ibang suspension product na nag-offer ng warranty? So ewan ko lang kung magagamit to. So, tapos yung kanyang manual, yan, user manual. So ito, nandito yung mga iba't ibang klase na suspension, tapos siguro for proper maintenance na din. Tapos, siyempre hinihintay ko lagi pag bumibili ko ng kahit anong Racing Boy products yung sticker. Aso, medyo disappointed ako dito kasi maliit yung sticker niya. Sana yung ano, no, yung isang malaking-malaking sticker tulad nung nakuha ko sa may mugs. Yung bumili ko ng mugs. Pero okay na yan kesa sa wala. So, yun yung lahat ng laman ng kahon. So, check naman natin yung suspension. So, buksan natin yung isa, para may sample tayo. Ito siya. So, ito lang kasi yung available na color. Yung isa kasi kulay pula yung pinaka spring niya. Pero okay na ako dito. Bakit ba puti yung pinipili ko? Kasi puti yung motor ko. Kaya nga whitey yung pangalan. Siguro sa susunod na vlog ko, kapag okay na yung motor ko, napinturahan na, papakita ko na rin siya. Sa ngayon kasi medyo kupas na yung kulay niya at yung decals niya, kasi
tatlong taon na din yon, plus maganda naman yung ginamit kong pintura doon, samurai paint, pero syempre sa katagalan, sa init, sa araw, alikabok, washing, syempre kukupas at kukupas din. So talagang pag Racing Boy products ang binibili mo, quality talaga yung babayaran dito eh. So medyo mura siya, pero tingnan natin, pero Racing Boy pa rin naman siya. So para doon malaman kung original yung Racing Boy product, dapat meron siyang ganito. Meron siyang parang nakakasulat sa mismong suspension yan. Kasi marami na ring lumalabas na peke na ganito. So ayan, ultimo dito sa baba may nakaukit na RCB doon din sa taas. Signage, yung ano niya, logo niya, then yung word na RCB. Maganda, maganda yung quality. Sa tingin ko hindi na-adjust yung ano nito, yung laro, yung play niya, tigas o lambot. Pero na-adjust yung pinaka-height niya. Ayan. Pero dun sa box, sinitignan ko, standard height niya is 335mm. Pero subukan natin. Sige. Kunin natin yung pinaka-pang-adjust na. Luwagan ulit natin to kasi na-check ko naman to. Then pag-install nito, magtatabas pa ako malamang kasi yung dito. Tingin ko hanggang dito yan. Dito makikita yung sa may sa kaha. So, lugan natin to para makita natin para saan ba talaga yung ano na yan. Yung. Then, sige. Check natin. Oh, hindi ko na ginamit yung pang-adjust niya, kaya naman na ng kamay. So, check natin kung ano. So, parang ano naman siya, tumitigas yung play niya. Ayun ko. Oh, tumataas yung height nito siguro. Spotting nga natin. Dun sa isa. Tumakas ba? So, taga, paganito na lang. Para makita natin. Oh nga, parang tumigas yung ano niya. So, yun nga, siguro pag mas tinataas ano siya, yan, medyo ano nga siya, umangat siya, siyempre in-adjust natin, tapos medyo tumigas din yung pinaka suspension niya. So susunod, subukan naman natin na ano, marami pa akong gustong mabili na RCB products para sa motor ko. Wave kasi yung motor ko. So, pero ang problema kasi, syempre, sa ngayon, limited na rin yung ano eh, yung product na nilalabas para sa ano, para sa mga Honda Wave na motor. Ewan ko bakit. Siguro, nagpo-focus sila sa ibang brand ng motor. Yung mas popular ngayon, yung mas bago, yung mas uso. Pero tayo kasi, masaya tayo sa kung anong meron tayo ng motor. Ang mahalaga naman kasi doon, nagagamit natin siya na maayos, hindi sakit ng ulo, ganun, kahit medyo may edad na rin yung motor natin. So yun siya. So hindi ko natatanggalan yung isa. So hindi ko alam kung kailan ko siya kakabit, pero kasi magtatabas pa ako eh. Pero pag nagka oras na ako, kakabit ko na siya. Pero sa ngayon, dito muna siya. So sana sa susunod ulit, sa ulitin, mabili ko pa yung iba. Paunti-unti lang, syempre. Hindi naman tayo ganun na mapera tulad ng iba. So yun lang, maraming salamat. Sa ulitin, maraming salamat sa inyo.